you've done to your mother, Peter. Welcome sa Wanta Madrika. Ngayon ibubuod natin ang 2023 American Horror Thriller film na pinamagatang Cobweb. Warning, spoilers ahead. Watch out and take care. Nagbukas ang pelikula isang linggo bago ang Halloween at pinakilala tayo kay Peter, tahimik na bata at wala man lang siyang kaibigan. Nakatira siya sa lumang bahay sa bayan kasama ang mga magulang na si Mark at Carol at siya lang ang nag-iisang anak nila. Isang gabi, habang mapayapang natutulog si Peter. Mula sa di matukoy na ingay, si Peter ay nagising. Nagmasid siya sa paligid pero wala siyang nakita. Natulog siya ulit pero narinig niyang muli ang ingay, at ngayon ay mas malakas pa. Sa sobrang takot, binuksan ni Peter ang ilaw. Nakakapagtaka, ang ingay ay nagmumula sa likod ng pader. Kaya, lumapit si Peter sa pader sabay kumatok siya. Nagulat siya nang may kumatok din. Sa pagkatakot, pinuntahan ni Peter ang kanyang ina para ipaalam ang tungkol sa tunog, kaya sinuri nila ito pero wala namang naririnig ang kanyang ina. Pinaliwanag niya kay Peter na normal nang nangyayari ito, at pinaalalahanan niya si Peter na minsan ang ating imahinasyon ay mas lalong nakakatakot pa kesa sa totoong buhay. Lumipas ang araw ng bukas, at nalaman natin na si Peter pala na isang introvert, ay madalas bulihin ng kanyang mga kaklase. Sa eskwelahan, pinakilala ng principal sa mga estudyante ang bago nilang guro na si Miss Divine. Kalaunan, oras na ng recess ngunit si Peter ay nanatili lang sa silid para iwasan ang mga bully. Kaya naman nakiusap na lang si Divine kay Peter na tulungan siyang mag-decorate sa classroom. Bigla na lang, isang gagamba ang nagpakita na lubos ikinagulat ni Peter. Nang makita ito ay agad na hinuli ito ni Miss Divine sa baso, pagkatapos tinulungan ito ni Peter makatakas. Kalaunan sa araw na yon, tinanong ni Peter ang kanyang mga magulang kung magti-trick or treating ba sila sa gabi ng Halloween, pero nilihis ni Mark ang kanilang pag-uusap. Kinuwento niya kay Peter na ilang taon na ang nakalipas bago ipanganak si Peter, isang batang babae ang nakatira kasama nila na bigla na lang naglaho sa gabi ng Halloween, dahil nagsagawa ito ng trick or treating at hindi na ito nakabalik pa. Dagdag pa ni Carol na ang insidenteng ito ay ikinatakot ng mga kapitbahay nila, kaya ayaw niya na itong maalala pa. Dahil sa ayaw ng mga magulang niya magsagawa ng trick or treating, wala nang choice si Peter kundi magmakmak na lang sa kwarto niya. Maya-maya habang tulog na si Peter, isang kakaibang bagay ang nangyari at makikita natin na may kumalampag sa pader. Sa isang iglap, isang boses ang narinig mula sa pader na tinatawag si Peter. Patuloy nitong tinatawag si Peter kaya natakot siya, at agad niyang tinawag ang kanyang ama. Sinabi ni Peter kay Mark ang narinig niya kaya inimbestigahan ito ni Mark pero wala naman siyang narinig. Kaya inisip niya na lang na baka daga lang ito. Kinabukasan, lumabas si Peter at Mark para kumuha ng lason sa daga, pagkatapos nilagay nila ito sa pader kung saan nanggagaling ang tunog. Nabanggit ni Mark na kung makakain ng daga ang lason, mawawala na ang kanyang pagkabahala. Kinabukasan habang nagtuturo si Divine sa mga estudyante, napansin niya ang drawing ni Peter. Isa tong larawan ng bata na humihingi ng tulong sa madilim na silid. Napukaw ang atensyon ni Divine dito kaya nag-alala siya. Kaya naman sinadya niyang bisitahin si Peter sa bahay nila para kamustahin ito. Nagpakilala siya kay Carol at ibinahagi niya na habang ang ibang mga estudyante raw ay nagdo-drawing ng mga halimaw para sa paparating na Halloween, kakaiba naman ang Drino Wing ni Peter. Iginiit ni Carol na imahinasyon lang daw ito ni Peter, sabay sinabi kay Divine na nakakainsulto ang ginagawa niya. Pag-alis ni Divine, tinanong ni Carol si Peter patungkol sa drawing, ngunit tugon lang ni Peter na inilalarawan niya lang daw ang nakakatakot niyang imahinasyon. Pero sa katotohanan ay ang boses sa likod ng pader talaga ang nagsabi sa kanya na iguhit ito. Kalaunan sa gabing yun, muling may kumatok sa pader at tinatawag nito ang pangalan ni Peter. Sinabi ng boses na gusto niya lang ng kaibigan at kung ayaw ni Peter, ay aalis na lang siya. Nang marinig ito, si Peter, na walang kaibigan, ay nagpas siyang kaibiganin ang nilalang sa likod ng pader. Kinabukasan sa eskwelahan, makikita natin si Peter na gumagawa ng jack-o'-lantern na pinangalan niyang Hector. Pinuri ni Divine ang gawa niya at sinabing paborito niya raw ito. Ang inggit-erong bully na si Brian ay nakikinig pala sa kanila. Sa oras ng recess, sinundan ni Brian si Peter sabay itinulak ito, at pagkatapos sinira niya rin ang ginawang pumpkin ni Peter. Balik sa bahay sa kinagabihan, tinanong ng boses kung bakit umiiyak si Peter. Malungkot na inamin naman ni Peter na madalas siyang bulihin ng batang nagngangalang Brian.
Bilang tugon, sinabi ng boses kay Peter na kailangan niya ring ipagtanggol ang kanyang sarili. Sumunod na araw, pumasok si Brian sa classroom na may dalang pumpkin upang humingi ng tawad kay Peter. Si Peter naman sa kabilang banda ay patuloy na naririnig ang bulong na sinasabing kailangang pagbayaran ni Brian ang ginawa niya. Dahil dito, sinundan ni Peter si Brian sabay bigla niya itong tinulak sa hagdan. Pero ang kinalabasan nito ay ikinatakot ni Peter dahil nabalian ng binti si Brian. Ngayon, bumaliktad ang sitwasyon kay Peter dahil siya ay pinapatalsik na sa eskwelahan. Pagbalik sa bahay, hininga ng paliwanag ni Mark si Peter, kaya inamin ni Peter na hindi niya talaga intensyong itulak si Brian sa hagdan. Dito na rin nabanggit ni Carol ang patungkol sa drawing ni Peter na humihingi ng tulong, kaya galit na tanong ni Brian kung bakit kailangan niya pang mag-drawing ng ganon. Pero pinagdiinan ni Peter na may naririnig siyang boses ng babae sa likod ng pader. Sa pagkagalit, sinabi ni Mark kay Peter na pansamantala muna siyang grounded sa bahay. Bilang parusa, ikinulong nila si Peter sa basement, at sinabi ni Carol kay Peter na ginagawa lang nila ito dahil mahal nila si Peter. Dahil mag-isa lang siya sa basement, sinubukan niya kausapin ang misteryosong nilalang pero wala siyang narinig na tugon kaya umiyak siya. Kalaunan, isang bagay ang nagpausyoso kay Peter sa basement. Napansin niya dito ang hukay na natakpan ng bakal at sa ilalim nito ay may kakaibang manika. Sumunod na eksena, nagpa siya si Divine na bisitahin muli si Peter, kasunod ng pagkasibak niya sa eskwelahan. Nilagay niya ang kanyang phone number sa math quiz ni Peter, ibinigay ito kay Carol. Binati siya ni Mark at inimbitahang pumasok, pero medyo kinakabahan si Divine nang makita niyang may hawak na martilyo si Mark. Habang nag-uusap sila, napansin ni Divine na dumudugo ang braso ni Mark, kaya pinaliwanag ni Mark na dahil daw ito sa disgrasya. Pagkatapos nagmungkahi si Divine na pwede siyang maging tutor ni Peter, pero sinabi lang ni Mark sa kanya na hindi na kailangan dahil magaling din daw magturo si Carol. Gayunpaman nagmungkahi pa rin si Divine na kailangan ni Peter ng panibagong environment dahil makakatulong daw ito sa paglago ni Peter. Pero pinagdiinan ng mga magulang ni Peter na hindi na nila kailangan pag-aralan si Peter dahil mas kailangan ni Peter ang kanyang pamilya. Nang tanungin ni Divine kung pwede niya bang kamustahin at makita si Peter, nagkaroon sila ng argumento. Narinig naman ni Peter ang kanilang pagtatalo kaya umakyat siya sa hagdan sabay kumatok sa pinto. Patuloy na sumigaw si Peter ng tulong, pero hindi ito narinig ni Divine dahil sa tunog ng washing machine. Sa mga sandaling ito, sinabi ni Mark kay Divine na umalis na siya. Pero nang lalabas na sana si Divine, bumalik siyang muli para tanungin kung ano yung narinig niyang kalampag, subalit tugon lang sa kanya ni Mark ay tunog lang yun ng washing machine. Pagsapit ng gabi, dinalhan ni Carol si Peter ng pumpkin at sinabing makakalabas na siya ng basement. Sumunod ay pinaliguan siya ni Carol, sabay sinabi ni Mark kay Peter na tigil-tigilan niya ng magkwento ng mga kathang isip. Kalaunan sa gabing yun, lumapit muli si Peter sa pader sabay kumatok, umaasang makakausap niya muli ang boses. Sa kanyang sorpresa, sumagot ang boses. Sinumbong ni Peter ang pagkulong sa kanya sa basement, kaya binalaan siya ng boses na sa susunod ay kailangan niya ng mag-ingat. Pagkatapos ipinahayag ni Peter na nais niya siyang makita, pero tumanggi ang nilalang na sinasabing matagal na siyang nakakulong dito, at siguradong hindi magugustuhan ni Peter ang kanyang itsura. Inihayag rin ng boses ang isang sikreto, mayroong butas sa ilalim ng pader, kaya lalong pinalaki ni Peter ang butas at nadiskubre niya ang natatagong butas. Pinasok niya ang maliit na bola at sa kanyang pagkagulat, tinanong ni Peter ang tungkol sa pagkakakilanlan niya, at inamin na nga ng boses na siya ay kapatid na babae ni Peter na si Sarah. Inihayag ni Sarah kay Peter na hihintayin niya si Peter lumaki, hanggang sa magawa nitong iurong ang orasan na nakaharang sa pinto, nang sa ganon ay makatakas siya mula sa madilim na silid sa likod ng pader. Dagdag niya pa na si Mark at Carol daw ay mga demonyo, at nalalapit na ang oras ni Peter. Kalaunan sa kalagitnaan ng gabi, nagulat siya nang may biglang kumatok sa pinto. Pero sa pagbukas ng pinto ay wala namang tao. Pagkatapos, napansin niya ang kanyang ina na naglakad sa bathroom, at sa isang iglap, nagpatay ang ilaw sa buong bahay. Tinawag ni Peter ang kanyang ama, subalit tumambad sa kanya ang nakakatakot na imahe ng kanyang mga magulang. Nagising si Peter kinaumagahan at niyakap siya ng kanyang ina, lumalabas na isa lang pala itong bangungot. Pagsapit muli ng gabi, nilaso ni Sarah ang isip ni Peter na sinasabing may masamang plano din daw ang kanyang mga magulang sa kanya, gaya ng ginawa nila kay Sarah. Dagdag pa ni Sarah, gabi ng Halloween nang siya ay ikinulong ng kanyang magulang dito sa likod ng pader.
Dahil dito, pinangako ni Peter kay Sarah na tutulungan niya siyang makalabas. Sinabi niya rin kung sino ang pwedeng makakatulong sa kanya. Di na nagaksaya ng oras si Peter kaya agad siyang nagtungo sa silid ng kanyang mga magulang para gumamit ng telepono. Tinawagan niya si Divine para hingin ang tulong nito. Bigla na lang, isang tunog ang gumulat sa kanya at nakita niya si Carol na nakatayo sa likuran niya. Sinabi ni Carol kay Divine na sobrang namiss lang daw siya ni Peter. Pagkatapos binaba niya na ito sabay kinumpronte si Peter kung bakit niya tinatawagan si Divine. Dinala siya ni Carol sa kanyang silid at inihayag niya ang kanyang pagkadismaya sa ginawa ni Peter. Dito na rin napansin ni Carol ang butas sa ilalim ng pader kaya sinuri niya ito. Agad niyang binalaan si Peter na kung anuman ang mangyari ay kasalanan itong lahat ni Peter. Maya-maya, pinayuhan ni Sarah si Peter kung ano ang dapat niyang gawin. Sumunod ay dahan-dahang bumaba si Peter sa hagdan at napansin niya ang kanyang magulang na seryosong nag-uusap. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, napansin ni Carol si Peter na nakikinig, kaya nagmadaling bumalik si Peter sa kanyang silid. Kinabukasan, nagkwentuhan ang mag-ama sa labas ng kanilang bahay. Lingid sa kaalaman nila, dumating ang bully na si Brian sa kanilang bahay kasama ang mga pinsan nito, upang maghiganti sa ginawa sa kanya ni Peter. Sa gabing yun habang naghahapunan sila, tumunog ang doorbell na ikinainis ni Carol. Pero sa halip na buksan, sinaway niya lang ang mga ito at sinabing umalis na. Nabanggit ni Mark ang patungkol sa lasa ng sabaw at napansin din ni Carol ang kakaibang amoy nito. Sa mga puntong ito napagtanto ni Mark na may parang may mali sa sabaw. Napansin niya na nakabukas ang pinto kung saan naroroon ang rat poison at hindi rin ginagalaw ni Peter ang kanyang pagkain. Tinanong ni Mark si Peter pero si Peter ay nanatiling tahimik kaya nagalit si Mark sa kanya. Dito na sinabi ni Peter na sinaktan daw ni Mark ang kanyang kapatid na si Sarah kaya lubos na nabigla ang mag-asawa sa sinabi ni Peter. Dito na rin napagtanto ni Mark na marahil nilagyan nga ni Peter ng lason ang kanilang pagkain. Bigla na lang, sumuka si Mark ng dugo kaya nagmadali si Carol tumawag sa 911 pero napansin ni Carol na putol pala ang cord ng telepono. Sa gitna ng kaguluhan, si Mark ay tuluyan nangang namatay. Sobrang nagalit si Carol sa ginawa ni Peter kaya kumuha siya ng kutsilyo sabay hinabol si Peter sa kwarto nito. Ngunit ilang sandali lang ay nakaramdam na rin si Carol ng hindi magandang pakiramdam. Pagkatapos sinipa ni Peter ang kanyang ina sa hagdan at aksidenteng nasaksak ni Carol ang sarili nang mahulog siya. Kasunod nito ay kinuha ni Peter ang susi mula sa kanyang ina. Gayunpaman nagising pansamantala si Carol at binalaan niya si Peter na huwag nitong papakawalan ang nilalang. Sa loob ng silid, lumapit siya sa orasan. Sinabi niya kay Sarah na dala niya na ang susi, kaya in-instruct siya nito na itulak ang orasan. Nang gawin na ito ni Peter, natumba ang orasan at tumambad ang isang pinto. Pagkatapos binuksan na nga ito ni Peter. Gayunpaman nang mabuksan na ito ni Peter, kumalampag si Sarah sa pinto na lubos ikinagulat ni Peter. Dahan-dahang bumukas ang pinto at si Sarah ay gumapang patungo sa madilim na silid, habang si Peter naman ay tumakbo sa kabilang silid. Nakakagulat, dahil si Sarah pala ay hindi mukhang tao. Pinuntahan niya si Peter para tanungin kung anong pakiramdam na mapatay ang sarili niyang mga magulang. Sa isang iglap, tumunog ang doorbell at umalis na ang nilalang. Makikita natin sina Brian na nakatayo sa labas kasama ang kanyang pinsan. Bumukas mag-isa ang pinto, at isa sa kanila ay sinabing halina kayo at simulan na natin ang paghihiganti. Lingid sa kaalaman nila na sila pala ang nasa panganib na sitwasyon. Isa sa kanila ay pumasok sa silid ni Peter, habang ang iba naman ay sinisira ang buong bahay. Si Brian ay nadulas at natumba. Ang lalaking sinisira ang piano ay biglang napahinto nang makarinig siya ng boses. Pagkatapos napansin niya ang buhok na gumalaw sa piano, nang bigla siyang hilain ng nilalang at pinatay. Balik sa silid ni Peter, nahanap na nga siya ng lalaki sa ilalim ng kama, pero bago niya pa mahuli si Peter, narinig niya ang komosyon sa ibaba kaya agad siyang umalis. Samantala, si Brian ay na-paralyze sa sobrang takot nang makita niya ang patay na katawan ni Carol. Lalo siyang natakot nang biglang nagsara ang pinto, at nagmadaling tumakbo ang pinsan niya na hinahabol ni Sarah. Isa-isang pinatay ni Sarah ang pinsan ni Brian, hanggang si Brian na nga lang natira. Bigla na lang, nakaharap na ni Brian ang harapan si Sarah, at agad siyang pinatay nito. Samantala sa magkabilang eksena, papunta na si Miss Divine sa bahay ni Peter. Sa kabilang banda naman sobrang natakot si Peter nang makita niya si Sarah na pinugutan si Brian. Pagkatapos nagpakita na nga si Sarah kay Peter na sinasabi nito ang kanyang pagkaingit kay Peter, dahil noong pinanganak daw si Peter, masaya ang mga magulang niya pero nung siya ang pinanganak ay natakot sila. Bukod pa doon ay ikinulong siya ng kanyang mga magulang sa napakadilim na silid na puno ng sapot at mga daga.
dahil dito natuto siyang gumapang, kumagat na parang isang halimaw. Balik kay Divine, sa wakas nakarating na siya sa bahay nila Peter. Pagpasok niya, narinig niya ang pag-iyak at napansin niya ang anino sa kusina. Sa pagkatakot ay agad siyang tumawag ng 911. Bigla na lang, nakarinig siya ng tunog at napansin niya ang buhok ni Sarah. Bago pa siya makapag-react, kinalmot ni Sarah ang kanyang binti at dito niya na rin napansin ang bangkay na katawan ng pinsa ni Brian. Nagmadaling tumakas si Divine pero sa kasamaang palad ay nakalak na ang pinto. Sa kritikal na sandali, narinig niya ang boses ni Peter na nag-udyok kay Divine na tumakbo. Sa kagustuhang sagipin si Peter, pumasok siya sa silid nito sabay sinira niya ang pader. Nagawa niya naman itong masira sabay tumakas na silang dalawa ni Peter. Sa kasamaang palad habang papalabas na sila ng bahay. Matapos nun, nagising si Peter at natagpuan niya ang sarili na nasa loob ng underground chamber. Doon ay nakita niya ang kanyang manika. Hindi nagtagal, lumitaw si Sarah at gumapang patungo sa kanya. Sa pagkaosyoso ni Peter, tinanong niya si Sarah kung bakit niya ginagawa ito. Tugon naman ni Sarah na ipinanganak na siyang ganito, at wala ni isa ang gustong mahalin ang isang halimaw. Pagkatapos, dumating si Divine na hinahanap si Peter. Biglang lumitaw si Sarah mula sa chamber sabay inatake si Divine. Sa kritikal na sandali, hinila ni Peter ang mahabang buhok ni Sarah, at ginamit ito upang umakyat mula sa basement. Sinamantala ni Divine ang pagkakataon at inatake niya si Sarah gamit ang pamalong bakal. Bilang resulta, napatilapon si Sarah pabalik sa chamber, habang si Peter naman ay tagumpay na nakaalis sabay sinarhan niya na si Sarah sa chamber. Pagkatapos nun ay nagmakaawa muli si Sarah kay Peter na pakawalan siya. At dito na po nagtatapos ang maikli nating kwento. Sana po ay nagustuhan nyo. Maraming salamat sa panonood. I'll always be with you.